by the grace of God, I'd become president. Bigyan mo lang ako kunting panahon. Do not start a violence that would take us into a deadly spin and it would traverse the months of the elections and after. Why? Because kung ako ang presidente, kaya ako nandito sa inyo, sabi ko, magpatayad tayo. You know, my mother is the grandmother, nanay ng nanay ko, Maranao. Ang lolo ko, Chinese talaga. As in from, atawag nila, anong, Amoy Siamin. But my father is Cebuano. Itong mayor, vice mayor ngayon, anak ko, as a wife who was a Maranao mother and a Tausug father. So I have in line sa aking pamilya na puro Moro. Sabi ko, huwag ninyong gawin yan. Even if you are magkadugo-dugo tayo, if I'm elected president and there is an existing rebellion, I will have just to kill you or you kill me. Wala mo tang mga. Because me, then I would swear to the flag. I will swear to the flag. Above all, I will protect the people and remain to the Constitution. Alam mo, tayo magkaibang tribo. May Tausog dito, Maranao, Tagalog, Bicolano, Ilocano, Pangalatok. Alam mo, magkaiba-iba ang dialect natin, magkaiba-iba ang kultura natin, even the idiosyncrasies. But no, what remains to hold us together is itong Philippine written manifestation of the flag is the Constitution. I hope that everybody would remain loyal to that flag. Kasi pag hindi, start to gagamitin yung pera at hayaan ninyo kami in our poverty there. Ni wala kaming enough resources after giving all our money to you. Then you send us pittance at magulo. You leave to us behind a serious problem of maybe a fractured island. Akala ko ba we love the Philippines? It is the land of my birth. It is the home of my people. That is the pledge I have to make to you. I am Rodrigo Duterte. Filipino. Ang kasi ang usapan many years ago, the our loving fathers and forefathers, pumayag tayo na magkaisa-isa and maybe the island of Mindanao by force, but at least there was a semblance of unity and we wrote the Constitution at nandyan yung flag natin. Ang akala ba namin na magtatayo tayo ng gobyerno, we set up a government for all. It is an agency from which the will of the people is expressed. So we presume, we really suppose that lahat tayo will be governed equally. Because except for the land tax, wala kaming pera. We all send it to the national treasurer. Lahat papel, basta may resibo. And that is why there are two officials in the local government not appointed by the locals. And that is the treasurer and the auditor. They see to it that the money collected is forwarded to Manila. Then pagdating ng panahon, budget time, for the expenses of governance, ito na yung cake.
hati-hatiin. 64% of this, Alan will tell you, Senator, siya, galing sa Congress, eh, tell you, how uneven, how unequal the distribution is. Richard 11, bigyan mo lang 9 billion? 64 billion dito? Well, we know we have a problem about transportation. Okay lang. Huwag ninyong i-corrupt. Pag sinabi ninyo, Mayor Duterte, there will be a decrease in the remittances because you have to help the victims of Yolanda. By all means, kunin mo kung kay anong kang gusto mo. Our brother Muslims, pati Christianos, they are there in the squalor of dirt and blight in Sambanga. Sabihin mo na itulog na lang natin. Fine. Do it. Pero kung dito pagkati-hatian ninyo sa Congress, kung sino lang yung malakas, ikwarto, dalawa, tatlo lang yan, bulungan, tawagan, tapos they get the lion's share of the money of the people of the Philippines. Ibang istorya na yan. Ibang istorya na yan. So hindi kami papayag ng ganun. Either we do something about this, or we might just decide, sabihin ko, okay, we separate. And I will join you. Pero kipa. Mindanao contributes 54% of the total export earnings in dollars from the produce coming from the soil. How much this year? I do not know. Hindi pa naman tapos ang taon eh. Pero nandiyan. It's all there. Remittances by the billions. Yung work ko, na yung importations, exportation, I remit easily more than about 20 billion every 6 months. At bakit ganito? Ang masakit dito, they divide the na the spoils, the cake, at bibigyan nila kanilang mga porsyento. And they, yung pera, wag muna. Dito muna sa Maynila. Maya na kayo. Pagkatapos, livelihood projects. Yan, para sa ganyan. Livelihood projects. Okay na naman sa amin kung naibigay talaga sa Pilipino. No problem. Wala kang problema sa akin, Adre. Alam ko ang buhay. Pero kung ibulusan ninyo galing kay Napoles after washing it clean, ah, putang ina, kalukuhan na yan. Di na kayo papayag ng gano'n, anong kami gago? Kaya gano'n, so when I decided to run, I'm not trying to, you know, let me, para makintindihan ito, I am not campaigning. I am not campaigning. I am not even, sabi nyo, buboto. I have never done it in my life. I always say after talking in every election, 10 elections ago, I always say, kayo ang bahala kung sino ang gusto ninyo. But I have to talk about the issues. Nang bakit ako tumakbo? Nakita ko ito. Naruhas ako sa majority for leader when I was a congressman. We were colleagues in the 11th Congress. I was there, Yolanda. Di ba sinabi, I was born in Leyte because my father was a soldier. And Leyte was the first place na nilinis because MacArthur was 45. So nagpunta ang nanay ko doon kasi may mga relatives kami. So doon ako pinanganak. So I went there. I brought along my 911. 911 ko, 10 doctors, 10 nurses. Nung dumating ako doon, so for the first time, nakita ako yung tao. And I'm sorry to say, I'm not saying, basta ako, alisin mo lang muna ninyo ako. He cannot handle stress. He cannot handle stress. He cannot handle governance. I'm sorry. Talagang hindi niya kaya.
ito namang isa, bahala na kayo. Araw-araw mo nasa newspaper. Pati daw ako ngayon, sabi ng press, the case will be filed against me for killing, extrajudicial killing. Go ahead. Ito na si Dilima, yung bata-bata ninyo. She was the chairman of the Commission on Human Rights. She was yakking for almost 3 years. Why didn't she file a case against me? She was DOJ. Tapos sabi niya nga, may affidavit daw na may police na, no? They file the case. Ngayon, pahilan niya ako kasi I killed 1,000. Tangi ina. 1,000, 22 years ako mayor, 1,000 lang? Gagda ka pala. Assuming it to be true. Assuming it to be true. Anong gusto ninyo, tao? Meron tao dito nagpapatay ng kriminal. Totoo yan. Pero hindi yung 1,000, sobra naman ha. 900 siguro. Kung sino nyo, yung tao ang pumapatay ng tao, kriminal? O yung tao, o yung isang tao na, hindi, mamili kayo. Your choice. It's your choice, not mine. So, yan ang, I have to fix government. I promise you, hindi naman believe yung ibang tao. Sabi ko, I would stop drugs and crime, criminality in 3 to 6 months. My, sabi nila, that's too ambitious. My God, subukan ninyo ako. That's what I told the Davao criminals before. Sabi, nasabi, pinapatawag ko pa. Do you want to go out of the city? Gusto mong pumunta ng Manila? Maganda ang buhay doon. Doon ka na lang, gusto mo? Eh, di yun hindi naniwala. Eh, di patay. O, di. Ano pong usapag-usapan natin dyan? Bakit para sa akin? Did I do it for my own? For my own benefit to enrich myself? What does the life of a criminal have to do with your pocket? Sabi ko lang, I want a peaceful city. Umalis kayo. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Pwede, pinatay ko. Huwag na tayo magtagot daw, Papa. Pangka-prank ka na lang. Kaya ako, yung gobyerno, if you are into the government 3 to 4, 6 months, and nobody would believe you, nobody would follow you, ay inutil ka na tao. If you're given 10 years, you will not be able to hack it. Ako, bigyan mo lang ako. Pangalawang araw ko pa lang. Tingnan natin. Gusto ka, mamatay rin? Ganito yan eh. There is a provision in the Constitution which is almost dead. It is not used regularly. And no president would use it for some other reason except during the time when he feels like it, birthday niya, o Pasko, he grants pardons. Minsan, absolute. Minsan, conditional. I can guarantee you, I will never, never, never allow abuses by military or the police. Magpunta kayo ng Davao, you go to Davao. Punta ka ng Davao, akong bahala sa inyo magdating nyo doon. Dili. Datignan nyo ang Davao. Kung may makita ka ba ng isang papel dyan sa paglabas mo sa airport. It's clean. Everybody behaves. Ang mga taxi naglilinya. Then, it's ultra slow. Eh, kasi, dyan sa highway, kung magkadisgrasyahan, 6, 7, 8, sometimes 12, 19 minsan. This insanity has to stop.
So I prescribe, sabi ng Department of, sila kasi ang may-ari ng daan, Department of Public Highways, yung illegal daw yung order ko. Diba? Tumabi kayo lahat. Sabi ko sa police, ito ang sundin ninyo. 30, 40, 60. So, wala kaming vehicular accident doon na patay. Meron yung sa motor, simplang. Pero yung kasero, no more dead. Pero extra slow. Parang, makita mo, doon ka. Kaya when you go to the airport, leaving for Manila, make it about 1 hour earlier. Kasi mahina talaga ang takbo. Because nakikita ko yung nanamamatay. This is unacceptable ito sa akin. Hindi ko matanggap yan. So, yung iba, hindi na nga umabot ng primera, segunda, yung tersera, gumaganon na daw. Sabi ko, may sekreto diyan. No one wait because I will request the 1 hour sa government on TV. Sabihin ko noon sa mga driver ng funeraria, turuan ninyo sila paano mag-manage. Walang paputok sa amin. New Year, Pasko, Semana Santa, mag-maingay. Patay ang Diyos. Tahimik kayo. Ano ba? Dahil mo trabaho. New Year, putok-putok. Tulog ang Diyos, kakaanak lang. No smoking. Kasi ako rin yung garilyo rin. Umabot yung panahon, I acquired Berger's disease. It's nicotine-induced. It's the constriction of the blood vessels. Nicotine constricts. Alcohol dilates. Kaya lumalaki yung pumupula yung mukha mo, pati ugat mo. Tanong mo sa doktor. Nagkaroon ako niyan. Hindi ko bakit malamig mo itong kamay ko, Dok. He said, Berger's disease. It affects your extremities. Tangina sabi ko. Ang sabi niya, you can lose your, paa mo. Pati fingertips. Basta lahat, extremities. Ko ito, Dok, extremities. Oh, extremities yan. Hindi naman kasali sa torso yan. Mabakuta. So, graduate dito yan. Si, his name was, kagaya ko, Rodrigo Casenia. Graduate of UP. Sabi ko noon, tanda na. Siya. Putang, ayan, magsalita yun. Tang, ano, naman ito, maputol yan. Hala, hindi ito pwede, dito tayo. Pero, sumulat ako. President, hindi pa President, Executive Border, being hazardous to the health, according to the finding, that, no smoking, Rodrigo Duterte. So, hinto ko ang smoking sila ba, by decree muna. So, walang sigarilyo. Sabi nila, bakit na mahinto ng gagawang Duterte yan? Kasi sabi ni Duterte, hindi na raw siya mo kasi sigarilyo, lahat na tayo, hindi na manigarilyo. Damay-damay naman yan. Sa inuman, because I see students, young students drinking, pagaya rin sa amin. Do you think we had a... Ganang dyan sa yung Minjula na bridge, dyan sa Ligarda, may kanto dyan. Dyan kami, high school. Nakikita ko sa Java, this has to stop. This has to stop. Sabi ko, 12 o'clock, last year din ko, 1 o'clock sarado na. Davao, sili, very quiet place. Actually, totoo yan. Gusto mong tahimik na lugar Davao. At 8 o'clock, kasi ang merrymaking nandoon sa Samal, yung island na sa likod mo, yung bago, yung kinidnap na naman, pati sa the back of Samal Island.
doon sila, you see the knights, nandyan sa coastal, doon yung mga cabaret, bar, whatever, doon, pag uwi nila, ayan, sabi ko, pag uwi nyo dito para matulog na. Pati yung karaoke, karaoke, ay yung ano, yung minus one dyan sa kanto-kanto, ano na, akala mo na, puta, ano ba siya? Ang kapitbahay mo natutulog na, yung iba nag-aaral, yung iba may mga anak, stop it. Stop. Isang salita lang. Ganun ang sabi nga, diktador ako. Of course, I am to be a dictator. Anak ka lang. But I will not stay beyond my terms. Pero kung sabihin mo, diktador ako pagka mayor, walang naniniwala eh. Ay, sabihin mo, panigayo, bakit pera ba niya ito? Sinusunog namin. Ah, ganun. Tinabihan ko, inak na. Pinatong ko sa kanya. Tapos kinako. Sir, baka puputok yan. Oh. Sasabog talaga yung bayag mo, putang ina ka pag... Kainin mo yan. Sir, hindi mo nakakaya. Kainin mo yan. Isa, dalawa. Sir, okay. Ganon ang Pilipino. Totoo, ganon. Huwag na lang tayo magbulahan. That is the reality of our life. Ganon talaga. Walang naniniwala sa iyo. At pagkatapos, yung Singaporean, pinakain ko talaga sa kanya. Eat! Yung sabi ko, yung tanim bala, putang ina, huwag din yung gawin niya, kakainin mo yung bala mo. Tanongin mo, taga Davao, sana'y magkain niya, yung maghingi doon, mga barker, yung ano lang ng pasahero, tapos hawakan yung puwit ng babae, hawakan yung, pag inabutan, ginara, kainin mo lahat yan. Pag-ubang, kainin mo, pag nahiwan, kuin na lang, kainin mo yun. Sir, hindi man ako mahilisan yan. Yan, dapat, sige. Walang pakialam kung mahilis yan o hindi kayong matunaw, ibig sabihin. Ikaw, kayong mapulis, gusto ninyo? Pagka sinabi kong, wala, wag. Pero it took me time also. Pwede ko naman sinasabi na lalabas ako ng pisina ko, magwala ako. But ganun ako. Ano ako, pag sinabi ko, stop. So wala na yan, tanim, wala. Pag dating mo ng bayan, kakalkalin ng anong baggage mo, may magustuhan, dalawa, kunin ang isa. Yung mag-ano'n na para pambahay lang, not in commercial quantity. Pinapakialaman pa. Pero yung gano'n, yung mga tanim, tapos, yung doon sa itaas. Kasi sabi nila, medyo, may kaso raw sa akin, yan. Sabi ko, I am not worried about that. Maybe it is true. Maybe it's false. Pero ang problema nila kung ako ang mapresidente. Yan ang malaking problema nila. Hindi ako, kanila. You know, these guys. Tingnan mo yung MRT. At this start, maski panahon ni Imelda, meant to her credit also. Let us give credit where credit is due. We have about 34 coaches, 40 ata yung original. You have only about 9 now. Kaya makintay ko lang. Tagal. Inoon, kung masana every 3 minutes may dumaan, then wala na masyadong... But bakit nila, binili nila yung coaches, the bago, wala namang makina. Anak! Ano ba ito? Si Rojas, kadruga siya ng putang inan ko. Ito. Hindi ko talaga maintindihan. Kaibigan ka na dyan. But why would he go into such rigmarole na ayun mga klaseng ganun. Tapos after the, may terminate nila yung servicing and repair maintenance ng coaches. Sumito mong built it.
Sumitomo was given the award for repair, maintenance, and all. Tinerminate nila. Palawan naruwas yun eh. Then si Bilong ko, the farm out, iba yung to take care of the rails, isang corporation. To take care of the coaches, the electricity connection to make it run, and janitorial pati agency, security guards. Yun ang nangyari. Yun ang totoo. That is why nahulog yung drain dyan sa bandang Edsa. Nahulog yung train, tumitirik yung train. Ngayon ang mga tao, kaya sabi ko, makita ko nandito ako noon, nakita ko yung mga tao naglalakad. Ang gabi, alas tres ng madaling araw, makita mo may babae na, may isang bata, tapos may infant. Sabi ko nga siya, sino bang gusto tumakbo ng presidente? Totoo. Basta ikaw sabihan ko, gusto maging presidente kung gano'n? Nakakawalang gana talaga. That's why, wala talaga akong, if I lose, kasi wala akong, the fervor is not there because of the enormity of the problem. Sino makakasolve nito? Kaya ako nagalit, natamaan lang yun si Pope, straight bullet lang naman yun. Nagbumura ako, I was ranting against government. Look, you might want to listen to my epithets, curses, or whatever, pagmumura. But look behind me, because behind me, there is a Filipino in agony and in despair. Kaya ako nagmumura. Pero nakita ko yung ito, kung ito ang tumakbo, nadakawin lang rin, magmagnato ng pati itong isa, he cannot handle stress. I was there. Ang kanyang proclamation was, ayok, kayo mga takloban, di ba? Pag, ang una niyang nalagay, state of calamity, eh kami mga local officers, sanay kami, sunog, ba? Kita mo si Inday, yung anak kong mayor, he was taking care of the flood victim dito, ito namang ulol na si Red, sige, demolish dito, eh di pinuntang binugbog. Hiniritan, ilang, limang suntok siguro, di mapagilan ng pulis eh. Baka mapigilan, mayor. Ganon. As in, hindi naman hindi. But she knows the history. Na we nag-migrate kami sa Davao. It was a long unwinding. Kaya ako left eh. Ay, hindi ako left na komunista. Pro-socialista. Ngayon is tao. Ito yung mag-ganito na kung maawa ang Diyos, ako ang president. Walang mangyaring ganito. In Davao City, malaki ang Davao City, I can bring 3 Metro Manilas, ilagay ko sa siyudad ko. That's how big Davao is. It's the biggest city in the world. Pero, wala ka magkita ganito. Never allowed. Inday never allowed it also. So there's no mining in Davao. Kung makita mo ito, paano, how do you now repair the forest ito, ayan ang vegetation. Paano mo ayusin ito ngayon? Because while you are digging, you have to use chemicals also para doon sa nickel. Parang dedicate na. So you cannot even plant trees there. Masakit sa akin kasi hindi ako naiinjit. Masakit sa akin, bakit mo ginaganito ang bayan ko? And you are only allowed to mine 50 and you dug 1.8. Ang duda pa namin, yung excess na after the extraction sa nickel, that was the very soil that was brought, pinakamalapit eh, doon sa yung sa Spratling ngayon, where the Chinese built that garrison there. Napaka. Nagulit ako. Corruption, I can guarantee you, I'm the president. There is, I said, balik ako na. There is, hindi ko muna sinabi kasi may sementa ako. There is in the constitution, hindi ginagamit yan. Siguro gamit lang yan kung gago ka talaga na presidente. There's a provision there. The president can grant, kaya mga law student,
President can grant pardon. It may be conditional or absolute pardon. Or grant or give reprieve to a group of people, mga rebelde, with the concurrence of Congress. Can grant pardon, it doesn't say how many can you pardon every day. It doesn't even say except to himself. Ngayon ako, I have this. Kung ako ang presidente, huwag muna kayo mag-demonstrate. Give me time. Give me time kasi mag-hearing talaga ako. At sa kung gusto naman at hindi, talagang gagawin ko. Hihirit ako. Ang sabi ko sa military pati police, only criminals, drug-related offenses. I will tell the police and the military, go out and kill them, period. Alam naman nila. Before you become a police, yeah, you are there for two basic course, not 2 years. You have the situations where you can really kill. Of course, in the enforcement of the law, because it is really to overcome the resistance. And if you find yourself in jeopardy of losing your life, shoot. Ako bahala. Basta follow my orders and do it in accordance with the book. Huwag kang lumabas doon. No abuses. Huwag kayong matakot. Basta gamitin ko yan, they will not be, kita mo sa Davao, behave lahat. I have the best police force in the entire Philippines. Talagang behave. Walang checkpoint doon. I do not allow the checkpoints. Kaya pati ang MPA mag-checkpoint siya, sabi ko, hindi nga kami, kay ikaw na, aalis ko dyan. Kaya mag-hold up dyan siya. Tulukuhan. Wala. Ngayon, sabihin ko na lang ito kasi nandito na lang kayo. Pag dinimanda yan, sabi, sir, bakit? Yung raid nung isang gabi, sir, natamaan yung bata, sir, sa likod. Pero ano, encounter, sabihin mo sa akin totoo. Yes, sir, encounter, sir. Okay. Eh, may kaso na kami ngayon, sir. Multiple murder. Yan ba ang totoong sinabi mo? Okay, pag hindi, papatayin kita. Totoo ito. Yes. Madon, kumuha ka ng isang ganun ka, pre-sign. Lagay mo ang pangalan mo. May perma ko na yan. Lagay mo lang pangalan mo. Absolute pardon is hereby granted to lieutenant for the crime mo. Pakita mo doon sa judge. Judge, fiscal. Sabi na kung sito sana, ikaw ka na pardon. Gagamitin ko yan. Gagamitin, ubusin ko talaga itong droga pati kriminal. Sinabi ko. Ngayon, ikaw gobyerno, taga-gobyerno ka. Sige ka kurap. Sa customs ka, sige ka kurap. Sabihin ko si putang ina mo, huminto ka. Ayaw mo huminto, patayin mo. Kunin mo yung pardon mo doon. Wala na. Kasi ganun nga, in accordance with the Constitution pa, pardon. O ikaw, General, butang ina mo, ilang kayo dyan, mga apat kayo, nandiyan kayo sa droga, umalis na kayo. You might just maybe want to retire before I maghinle. Yung polis mo, patay mo yung amo mo, putang ina niya. O kumuha ka ng pardon doon. Ah, hindi ganun kadrasa. Kaya, it will be only use to prevent, suppress crime. So, and itong customs, PDEA, BIR, wala na kayo. I might go gross na tayo. Huwag mo lang akong, do not lie to me. Huwag mo lang akong bulahin. Kung if I decide or we decide to go gross, wala ka na, no more detag, ang source of grab yung deductions. Kay Magneto, kay Gross ka, may resibo ka, do not fabricate. Lagay mo lang yung totoong, ayan, ang negosyo ko. That's it. Give a copy of that to your BIR local, then go to the bank and pay. No more transactions ng pera sa
Hindi ko na sila pahawakan. Customs, ganun rin. Give them to the papers. Wag mo follow-ups. Every day. NEDA has done it takes 2 years, 3 years, and 48 signatures. They become the president, sabihin ko secretary, you do it in 30 days with 5 signatures, period. Kasi sa Davao, ganun. Yung mga permit clearance, 3 days. Balikan mo after sabihin sa'yo, akala ko ba computerized tayo dito? Doon sa Davao, makita mo, sa likod ng SM, natutulog ang mga tao doon sa pavement. Waiting for the DFA to open, you know, kasi first come, first serve. You go into a rage. Kasi minsan may sama yung bata. Kaya yung walang pamilya, sinasama yung bata. And I could not provide everybody. Yung mga gym sa tabi-tabi, doon ko sila inaccommodate. Gago talaga itong gobyerno. Putang ina, gago talaga itong gobyerno. Mga basic na gano'n. Why not open a DFA office in its province? Region kasi. So pati yung mga Moro doon na galing Cotabato, kawawa. Yun ang doon saan yung pagkita. Pati yung exemption. And I will collect. Yun ang mama sa pano. Hibigin sila ng dagdag. Sabi ang halika niyan, tapos na, wala ng pera. At kung kinulog, had you collected the right taxes of the airplanes and choppers of Gutierrez, which is being used by ROAS, then you could have provided more. Ito, karaming pera, it goes to graft and corruption. Ito ngayon ang problema ko. Sabi ko nga kay Alan, is Alan here? Oh, taga-UP mo na si Alan noon. Well, anyway, ganito. Dito, ito ngayon tanungin ko kayo. Kasi kung ayaw ninyo, mag-withdraw ako. Ang sabi ng tao, they really hunger, they crave for change. Change in the corrupt system. So ganito, kung akong presidente ngayon, I will submit my executive budget. Then Congress will consider it and put some additional yung kanila. Kung ibalik nila yung pork barrel, ibalik nila yung unspecified huge amount for purpose is not really known. Iyon yung sabi livelihood, those billions. Tapos, ang extra perks. Yung District 1, ang District 1, 30% ang project yan. Whatever the project is, 30%. Kung yung 1 million na project, minus 30, you have a project that would only cost you 70. But then again, I said, you have to pay for the mayor, and the barangay captain must sign. Aywan ko kung bakit pati ngayon. So, maghihigi rin. Nasabihin ko sa Congress ngayon, ayaw ng tao to. I'm sorry. Ayaw ng tao. Because I set my budget, they approved the budget, then I sign it as a law. Checks and balances. Kung sabihin ko ngayon, because I'm ready. I'm ready to jettison every privilege except my salary. Every day, yun lang. Wala na ako. Bigay na lahat yan the start of the year. Ngayon, kung ayaw ng Congress ngayon, tapos hindi sila magpas ng budget, or they might want to impeach me, anong mangyari? So, we will come to a fork and maybe a constitutional crisis. Ako, kung presidente man ako dahil sa tao, kung yun ako presidente nila, ano, 70 years old, anong gawin ko sa mundong ito? Ano? I do not crave for power.
manalo, okay lang. Talo, okay lang. Pero kung mag-abutan ko yung scenario na yan, what do you think will happen? What will happen? I will declare a revolutionary government. I will close Congress. I will tell them, we will talk elections about 2 years from now. We will amend the Constitution. I will call for a constitutional convention. And that's it. Huwag nila akong ipitin na impeach o investigation dito sa mga... Sabi ko, I will not hesitate to use the military. I cannot be successful. I'd be fall short. I am a realist. I've been there for quite a long time. Congressman, vice mayor. Alam ko paano maglakad ang gobyerno pati ang panahon. Hindi niya ako suportahan. I'm willing to, sige. Bigay ko sa vice president. Pero kung gusto ninyong pagbabago, intindihin ninyo ako. Pati yung mga congressman, sinabi ko, mabuti pa. Kasi yung empleyado ng mga congressman, doon po niyan sa allowances mo. You're given a specific fund, and you pay for your... absorb na lang ng Congress. Then sabihin ko sa kanila, magkano ang gusto ninyo na hindi skandalo? You want 2-3 million for the entire thing? Okay. Kasi na-congressman ako. The only car that I could afford sa installment dito na from Mayor Manila ako was an adventurer. Totoo lang. For all congressmen, senator, sa sweldo namin, kung magbili ako, noon, 1998, ang kaya ko lang talaga ang bilo was an adventurer. Yan ang ginagamit ko noon sa Congress. Kulang talaga. So there has to be a compromise somewhere. Pero kasi yung livelihood billions na yun. Pati yung dagdag na ano. So yung projects affected dyan simply because the 100% project is no longer there. It's only 30. By the time the barangay captain and the mayor signs it, you're about to be 60. It's a 60% budget. It is not 100%. Ganun yan. And so that has to stop also. Pati local governments. Pati local. Kasi pag hindi mo hininto doon, ganun rin. Hintuin mo talaga dito. Now, you might sound like a dictator. Maybe. If you do not like it, fine. Pero the way how to do it, you have to be like a dictator. Yung pagsabi mo, tama na. Tama na. Stop. Salamat. I'm ready to respond to your questions. If by the grace of God, I become president. Bigyan mo lang ang kunting panahon. Do not start a violence that would take us into a deadly spin and it would traverse the months of the elections and after. Why? Because kung ako ang presidente, kaya ako nandito sa inyo, sabi ko, magpatayad tayo. You know, my mother is the grandmother, nanay ng nanay ko, Maranao. Ang lolo ko, Chinese talaga. As in from atawag nila anon Amoy Siamin. But my father is Cebuano. Itong mayor, vice mayor ngayon, anak ko, as a wife who was a Maranao mother and a Tausug father. So I have in line sa aking pamilya na puro Moro. Sabi ko, huwag ninyong gawin yan. Even if you are magkadugo-dugo tayo, if I'm elected president and there is an existing rebellion, I will have just to kill you or you kill me. Wala mo itong mga
because me, then I would swear to the flag. I will swear to the flag. Above all, I will protect the people and remain to the Constitution. Alam mo, tayo magkaibang tribo. May Tausog dito, Maranao, Tagalog, Bicolano, Ilocano, Pangalatok. Alam mo, magkaiba-iba ang dialect natin, magkaiba-iba ang kultura natin, even the idiosyncrasies. But no, what remains to hold us together is itong Philippine written manifestation of the flag is the Constitution. I hope that everybody would remain loyal to that flag. Kasi pag hindi, start to gagamitin yung pera at hayaan ninyo kami in our poverty there, ni wala kaming enough resources after giving all our money to you, then you send us pittance at magulo, you leave to us behind a serious problem of maybe a fractured island. Akala ko ba we love the Philippines? It is the land of my birth. It is the home of my people. That is the pledge I have to make to you. I am Rodrigo Duterte, Filipino. Ang kasi ang usapan many years ago, the our loving fathers and forefathers, pumayag tayo na magkaisa-isa and maybe the island of Mindanao by force, but at least there was a semblance of unity and we wrote the Constitution at nandyan yung flag natin. Ang akala ba namin na magtatayo tayo ng gobyerno, we set up a government for all. It is an agency from which the will of the people is expressed. So, we presume, we really suppose that lahat tayo will be governed equally. Because except for the land tax, wala kaming pera. We all send it to the national treasurer. Lahat, papel, basta may resibo. And that is why there are two officials in the local government not appointed by the locals. And that is the treasurer and the auditor. They see to it that the money collected is forwarded to Manila. Then pagdating ng panahon, budget time, for the expenses of governance, ito na yung cake. Hati-hati na. 64% of this, Alan would tell you, Senator, galing sa Congress, tell you, how unequal the distribution. Richard 11, bigyan mo lang 9 billion. 64 billion dito. Well, we know we have a problem about transportation. Okay lang. Huwag ninyong i-corrupt. Pag sinabi ninyo, Mayor Duterte, there will be a decrease in the remittances because you have to help the victims of Yolanda. By all means, kunin mo kung kay anong kaya gusto mo. Our brother Muslims, pati Christianos, they are there in the squalor of dirt and blight in Sambuanga. Sabihin mo na itulog na lang natin. Fine. Do it. Pero kung dito pagkati-hatian ninyo sa Congress, kung sino lang yung malakas, ikwarto, dalawa, tatlo lang yan, bulungan, tawagan, tapos they get the lion's share of the money of the people of the Philippines. Ibang istorya na yan. So hindi kami papayag ng ganun. Either we do something about this,
Or we might just decide, sabihin ko, okay, we separate. And I will join you. Pero kipa. Mindanao contributes 54% of the total export earnings in dollars from the produce coming from the soil. How much this year? I do not know. Hindi pa naman tapos ang taon eh. Pero nandiyan. It's all there. Remittances by the billions. Yung work ko, na yung importations, exportation, I remit easily more than about 20 billion every 6 months. At bakit ganito? Ang masakit dito, they divide the na the spoils, the cake, at bibigyan nila ang kanilang mga porsyento. And they, yung pera, wag muna. Dito muna sa Maynila. Maya na kayo. Pagkatapos, livelihood projects. Yan, para sa ganyan. Livelihood projects. Okay na naman sa amin kung naibigay talaga sa Pilipino. No problem. Wala kang problema sa akin, Adre. Alam ko ang buhay. Pero kung ibulusan ninyo galing kay Napoles after washing it clean, ah, putang ina, kalukuhan na yan. Di na kayo papayag ng gano'n, anong kami bago? Kaya gano'n, so when I decided to run, I'm not trying to, you know, let me, para makintindihan daw, I am not campaigning. I am not even, sabi nyo, buboto. I have never done it in my life. I always say after talking in every election, 10 elections ago, I always say, kayo ang bahala kung sino ang gusto ninyo. But I have to talk about the issues. Nang bakit ako tumakbo? Nakita ko ito. Naruwas ako sa majority floor leader when I was a congressman. We were colleagues in the 11th Congress. I was there, Yolanda. Di ba sinabi, I was born in Leyte. Because my father was a soldier. And Leyte was the first place na nilinis because MacArthur was fortified. So nagpunta ang nanay ko doon kasi may mga relatives kami. So doon ako pinanganak. So I went there. I brought along my 911. 911 ko, 10 doctors, 10 nurses. Nung dumating ako doon, so for the first time, nakita ako yung tao. And I'm sorry to say, I'm not saying, basta ako, alisin mo lang muna ninyo ako. He cannot handle stress. He cannot handle stress. He cannot handle governance. I'm sorry. Talagang hindi niya kaya. Ito namang isa, bahala na kayo. Araw-araw mo nasa newspaper. Pati daw ako ngayon, sabi ng press, the case will be filed against me for killing, extrajudicial killing. Go ahead. Ito na si Dilima, yung bata-bata ninyo. She was the chairman of the Commission on Human Rights. She was yakking for almost 3 years. Why didn't she file a case against me? She was DOJ. Tapos sabi niya nga, may affidavit daw na may police na, no? They filed the case. Ngayon, pailan niya ako kasi I killed 1,000. Tanging ina. 1,000, 22 years ako mayor, 1,000 lang. Gagda ka pala. Assuming it to be true. Assuming it to be true. Anong gusto ninyo, tao? Meron tao dito nagpapatay ng kriminal. Totoo yan. Pero hindi yung 1,000 sobra naman ha. 900 siguro. So, seryo, yung tao pumapatay ng tao, kriminal? O yung tao, o
yung isang tao na pwede, mamili kayo. No choice. It's your choice, not mine. So, yan ang, I have to fix government. I promise you, hindi naman bilib yung ibang tao. Sabi ko, I would stop drugs and crime, criminality in 3 to 6 months. My, sabi nila, that's too ambitious. My God, subukan ninyo ako. That's what I told the Davao criminals before. Pinasabi, pinapatawag ko pa, do you want to go out of the city? Gusto mong pumunta ng Manila, maganda ang buhay doon. Doon ka na lang, gusto mo? Eh di, yun hindi naniwala. Eh di, patay. Anong usapag-usapan natin dyan? Bakit para sa akin? Did I do it for my own? For my own benefit? To enrich myself? What does the life of a criminal got to do with your pocket? Sabi ko lang, I want a peaceful city. Umalis kayo. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Pwede, pinatay ko. Huwag na tayo magtagot pa, papangaprang ka na lang. Kaya ako, yung gobyerno, if you are into the government 3 to 4, 6 months, and nobody would believe you, nobody would follow you, ay inutil ka na tayo. If you are given 10 years, you will not be able to hack it. Ako, bigyan mo lang ako. Pangalawang araw ko pa lang. Tingnan natin. Gusto ka, mamatay rin? Ganito yan eh. There is a provision in the Constitution which is almost dead. It is not used regularly. And no president would use it. For some, of course, I am to be a dictator. Anak ka na. But I will not stay beyond my terms. Pero kung sabihin mo, dictador ako pagka mayor, walang naniniwala eh. Ay, sabihin panigoyo, bakit pera ba niya ito? Sinusunog namin. Ganun. Tinabihan ko, ang inak na. Pinatong ko sa kanya. Tapos kinako. Sir, baka puputok niya. Sasabog talaga yung bayag mo, putang ina ka pag... Kainin mo yan. Sir, hindi mo kakaya. Kainin mo yan. Isa, dalawa. Sir, okay. Ganon ang Pilipino. Totoo, ganon. Huwag na lang tayo magbulahan. That is the reality of our life. Ganon talaga. Walang naniwala sa iyo. At pagkatapos, yung Singaporean, pinakain ko talaga sa kanya. Eat! Yung sabi ko, yung tanim bala, putang inawag din yung gawin niya, kakainin mo yung bala mo. Tanong yung mga taga-Davao, sana yung magkain niya, yung maghingi doon yung mga barker. Yung ano lang ng pasahero, tapos hawakan yung puwit ng babae, hawakan yung... pag inabota ang ginara, kainin mo lahat yan. Pag-ubang, kainin mo, pag nahiwan, kuin na lang. Kainin mo yun. Sir, hindi man ako mahilisan yan. Yan dapat, sige. Walang pakialam kung mahilis yan o hindi kayo matunaw, ibig sabihin. Ikaw, kayong mapulis, gusto ninyo? Pagka sinabi kong, wala, wag. Pero it took me time also. Pwede ko naman sinasabi na lalabas ako ng pisina ko, magwala ako. But ganun ako. Ano ako, pag sinabi ko, stop. So wala na yan, tanim, wala. Pagdating mo ng bayan, kakalkalin ng anong baggage mo, may magustuhan, dalawa, kunin ang isa. Yung magano na para pambahay lang, not in commercial quantity. Pinapakialaman pa. Pero yung ganon, yung mga tanim, tapos, yung doon sa itaas,
Kasi sabi nila, medyo, may kaso raw sa akin. Sabi ko, I am not worried about that. Maybe it is true. Maybe it's false. Pero ang problema nila kung ako ang mapresidente. Yan ang malaking problema nila. Hindi ako, kanila. You know, these guys. Tingnan mo yung MRT. At this start, maski panahon ng Imelda, to her credit also, let us give credit, her credit is due. We had about 34 coaches, 40 ata yung original. You've only about 9 now. Kaya makintay ka lang. Tagal. Noon, kung masana every 3 minutes may dumaan, then wala na masyadong... But bakit nila, binili nila yung coaches, the bago, wala namang makina. Anak! Ano ba ito si Ruhas? Kadruga si putang inan to. Ito. Hindi ko talaga maintindihan. Kaibigan ka na dyan. But why would he go into such rigmarole na ayun mga klaseng ganun. Tapos after the, may terminate nila yung servicing and repair maintenance ng coaches. Sumitomo built it. Sumitomo was given the award for repair, maintenance, and all. Terminate nila. Palawang naruwas yun. Then si Bilong ko, di farm out iba yung to take care of the rails, isang corporation, to take care of the coaches, the electricity connection to make it run, and janitorial pati agency, security guards. Yun ang nangyari. Yun ang totoo. That is why nahulog yung train dyan sa bandang EDSA. Nahulog yung train, tumitirik yung train. Ngayon ang mga tao, kaya sabi ko, makita ko nandito ako noon, nakita ko yung mga tao naglalakad. Ang gabi, alas tres ng madaling araw, makita mo may babae na, may isang bata, tapos may infant. Sabi ko nga siya, sino bang gusto tumakbo ng presidente? Totoo. Basta ikaw sabihan ko, gusto maging presidente kung gano'n? Nakakawalang gana talaga. That's why, wala talaga akong, if I lose, kasi wala akong, the fervor is not there because of the enormity of the problem. Sino makakasolve nito? Kaya ako nagalit, natamaan lang yun si Pope, straight bullet lang naman yun. Nagbumura ako, I was ranting against government. Look, you might want to listen to my epithets, curses, or whatever, pagmumura. But look behind me, because behind me, there is a Filipino in agony and in despair. Kaya ako nagmumura. Pero nakita ko yung ito, kung ito ang tumakbo, lalakawin lang rin, magmagnato ng pati itong isa, he cannot handle stress. I was there. Ang kanyang proclamation was, ayok kayo mga taklo ba? Di ba? Pag, ang una niyang nilagay, state of calamity, kami mga local officers, sanay kami, sunog ba? Kita mo si Inday, yung anak kong mayor, he was taking care of the flood victim dito. Ito namang ulol na si Red. Sige, demolish dito. Di pinuntang binugbog. Hiniritan, ilang, limang suntok siguro. Di mapagilan ng pulis eh. Baka mapagilan, mayor. Ganon. As in, hindi naman eh. But she knows the history. Some other reason. Except during the time when he feels like it. Birthday niya. O Pasko, he grants pardons. Minsan, absolute. Minsan, conditional. I can guarantee you, I will never allow abuses by military or the police. Magpunta kayo ng Davao, you go to Davao. Punta ka ng Davao, akong bahala sa inyo magdating nyo noon. Really? Natignan nyo na ito.
Kung may makita ka ba ng isang papel dyan sa paglabas mo sa airport. It's clean. Everybody behaves. Ang mga taxi naglilinya. Then it's ultra slow. Eh kasi dyan sa highway, kung magkadisgrasyahan, 6, 7, 8, sometimes 12, 19 minsan. This insanity has to stop. So, I prescribe, sabi ng Department of, sila kasi ang may-ari ng daan, Department of Public Highways, yung illegal ba yung order ko. Diba? Tumabi kayong lahat. Sabi ko sa polis, ito ang sundin ninyo. 30, 40, 60. So, wala kaming vehicular accident doon na patay. Meron yung sa motor, simplang. Pero yung pasahero, no more dead. Pero extra slow. Parang, makita mo, doon ka. Kaya when you go to the airport, leaving for Manila, make it about 1 hour earlier. Kasi mahina talaga ang takbo. Because nakikita ko yung nanamamatay. This is unacceptable ito sa akin. Hindi ko matanggap yan. So, yung iba, hindi na nga umabot ng primera, segunda, yung tercera, gumaganon na daw. Sabi ko may sekreto dyan. I want to wait because I will request the 1 hour sa government on TV. Sabihin ko noon sa mga driver ng funeraria, turuan ninyo sila paano mag-manage. Walang paputok sa amin. New Year, Pasko, Semana Santa, magmaingay. Patay ang Diyos. Tahimik kayo. Matapat, tayo ang trabaho. New Year, putok-putok. Tulog ang Diyos, kakaanak lang. No smoking. Kasi ako rin ni Garillo rin. Umabot yung panahon, I acquired Berger's disease. It's nicotine-induced. It's the constriction of the blood vessels. Nicotine constricts. Alcohol dilates. Kaya lumalaki yung pumupula yung mukha mo, pati ugat mo. Tanong mo sa doktor. Nagkaroon ako niyan. Hindi ko bakit malamig mo itong kamay ko, Dok. He said, Berger's disease. It affects your extremities. Tangina sabi ko. Ang sabi niya, you can lose your paa mo. Pati fingertips. Basta lahat, extremities. Ko ito Dok, extremities. O extremities yan. Hindi naman kasali sa torso yan. Mababakuta. So, graduate dito yan. His name was, kagaya ko, Rodrigo Casenia. Graduate of UP. Sabi ko noon, tanda na. Siya. Putang, ayan, magsalita yun. Tang, naman ito, magputol yan. Hala, hindi ito pwede, dito tayo. Pero, sumulat ako. President, hindi pa President, Executive Board, being hazardous to the health, according to the finding, no smoking, Rodrigo Duterte. So, hinto ko ang smoking sila ba, by decree muna. So, walang sigarilyo. Sabi nila, bakit na mahinto ng gagawang Duterte yan? Kasi sabi ni Duterte, hindi na raw siya mo kasi sigarilyo, lahat na tayo, hindi naman ni garilyo. Damay-damay naman yan. Sa inuman, because I see students, young students drinking, pagkaya rin sa amin. Do you think we had a... Ganon dyan sa yung Minjola na bridge, dyan sa Ligarda, may kanto dyan. Dyan kami, high school. Nakikita ko sa dawa,
this has to stop. This has to stop. Sabi ko, 12 o'clock. Last year din ko, 1 o'clock sarado na. Davao, Sili, very quiet place. Actually, totoo yan. Gusto mong tahimik na lugar Davao. At 8 o'clock. Kasi ang merrymaking nandoon sa Samal, yung island na sa likod mo, yung bago, yung kinidnap na naman, pati sa the back of Samal Island. Doon sila. You see the knights, nandyan sa coastal. Doon yung mga bar, mga cabaret, bar, whatever. Doon. Pag-uwi nila, ayan, sabi ko, pag-uwi nyo dito para matulog na. Pati yung karaoke, karaoke. Ay, yung ano, yung minus one dyan sa kanto-kanto. Akala mo na, puta, ano ko siya. Ang kapitbahay mo, natutulog na. Yung iba nag-aaral, yung iba may mga alam. Stop it. Stop. Isang salita lang. Ganun ang sabi ng diktador. Nag-migrate kami sa Davao. It was a long unwinding. Kaya ako left. Hindi ako left na komunista. Pero sosyalista. Ngayon is tao. Ito yung mag-ganito na kung maawa ang Diyos, ako ang president. Walang mangyaring ganito. In Davao City, malaki ang Davao City, I can bring 3 Metro Manilas, ilagay ko sa siyudad ko. That's how big Davao is. It's the biggest city in the world. Pero, wala ka magkita ganito. Never allowed. Inday never allowed it also. So there's no mining in Davao. Kung makita mo ito, paano, how do you now repair the forest ito, ayan ang vegetation. Paano mo ayusin ito ngayon? Because while you are digging, you have to use chemicals also para doon sa nickel. Parang dedicate na. So you cannot even plant trees there. Masakit sa akin kasi hindi ako naiinjit. Masakit sa akin, bakit mo ginaganito ang bayan ko? And you are only allowed to mine 50 and you dug 1.8. Ang duda pa namin, yung excess na after the extraction sa nickel, that was the very soil that was brought, pinakamalapit eh, doon sa yung sa Spratling ngayon, where the Chinese built that garrison there. Napaka. Nagulit ako. Corruption, I can guarantee you, I'm the president. There is, I said, balik ako na. There is, hindi ko na sinabi kasi may sabihan ako. There is in the constitution, hindi ginagamit yan. Siguro gamit lang yan kung gago ka talaga na presidente. There's a provision there. The president can grant, kaya mga law student, the president can grant pardon. It may be conditional or absolute pardon. Or grant or give reprieve to a group of people, mga rebelde, with the concurrence of Congress. Can grant pardon, it doesn't say how many can you pardon every day. It doesn't even say except to himself. Ngayon ako, I have this. Kung ako ang presidente, huwag muna kayo mag-demonstrate. Give me time. Give me time kasi maghirit talaga ako. At sa kung gusto naman at siya hindi, talagang gagawin ko. Hihirit ako. Ang sabi ko sa military pati police, only criminals, drug-related offenses. I will tell the police and the military, go out and kill them, period. Alam naman nila. Before you become a police, yeah, you are there for 2 years. You have the situations where you can really kill. Of course, in the enforcement of the law, because it is really to overcome the resistance. And if you find yourself in jeopardy of losing your life, shoot! Ako bahala. Basta follow my orders,
and do it in accordance with the book. Huwag kang lumabas doon. No abuses. Huwag kayong matakot. Basta gamitin ko yan, they will not be... Kita mo sa Davao, behave lahat. I have the best police force in the entire Philippines. Talagang babe. Walang checkpoint doon. I do not allow the checkpoints. Kaya pati ang MPA mag-checkpoint siya, sabi ko, hindi nga kami, kaya ikaw na, aalis ko dyan. Kaya mag-hold up dyan siya. Tulukuhan. Wala. Ngayon, sabihin ko na lang ito kasi nandito na lang kayo. Pag dinimanda yan, sabi, sir, ang bakit? Yung raid nung isang gabi, sir, natamaan yung bata, sir, sa likod. Pero ano, encounter, sabihin mo sa akin totoo. Yes, sir, encounter, sir. Okay. Eh, may kaso na kami ngayon, sir. Multiple murder. Yan ba ang totoong sinabi mo? Okay, pag hindi, papatayin kita. Totoo ito. Yes. Ano, kumuha ka ng isang ganun ka, pre-sign. Lagay mo ang pangalan mo. May perma ko na yan. Nilagay mo lang pangalan mo. Absolute pardon is hereby granted to lieutenant body crime mo. Pakita mo doon sa judge. Judge, fiscal. Sabi na kung sito saan ay kang pardon. Gagamitin ko yan. Gagamitin, ubusin ko talaga itong droga pati kriminal. Sinabi ko. Ngayon, ikaw gobyerno, taga-gobyerno ka. Sige ka corrupt. Sa customs ka, sige ka corrupt. Sabihin ko, si putang ina mo, huminto ka. Ayaw mo huminto. Patayin mo. Kunin mo yung pardon mo doon. Wala na. Pwede ganun na. In accordance with the Constitution pa. Pardon. O ikaw, general, putang ina mo, ilang kayo dyan, mga apat kayo, nandiyan kayo sa droga, umalis na kayo. You might just maybe want to retire before I maghinle. Yung polis mo, patay mo yung amo mo, putang ina niya. Huwag kumuha ka ng pardon doon. Ah, hindi ganun kadrasa. Kaya, it will be only used to prevent, suppress crime. So, and itong customs, PDEA, BIR, wala na kayo. I might go gross na tayo. Huwag mo lang akong, do not lie to me. Huwag mo lang akong bulahin. Kung if I decide or if we decide to go gross, wala ka na, no more detag, ang source of grab yung deductions. Kay Magneto, kay gross ka, may resibo ka, do not fabricate